welcome back po sa ating YouTube channel, Brother Jose. And for today's video po ay papakita ko po sa inyo yung ginagawa ko after kong mag-vlog magpunta sa mga beneficiaries po natin. Ito po yung ginagawa natin. At ngayon po ay mangunguha po tayo ng damo. What? Mamaya po sasabihin ko po kung anin ko po yung damo. Ito po yung ginagawa ko after ng vlogs, after ng bago umuwi ng bahay. Ito po yung ginagawa ko bago umuwi. Ito po yung ginagawa ko sa kalsada. Tara po, samahan niyo po ako. Bibigyan po natin ng halaga yung mga walang halagang bagay. Tara po, malipat naman po tayo ng pwesto at ano po, ibang damo naman po yung kukuhain natin. Ayan, malipat po kami ng ibang ano, greener pasture. Matingin po tayo ng ibang ano naman, ibang klaseng damo naman. Ano po ang pagkakaiba ng ano, bibigyan ko po kayo ng trivia. Ano po ang pagkakaiba ng weeds saka ng grass? Ang Tagalog po ng weeds, damo. Ang Tagalog din po ng grass, damo din. Pero meron po silang pagkakaiba. Sa botany po ang weeds ay siya yung mga halaman na tumutubo na ano, unwanted. Kumbaga hindi natin gusto na tumubo sa isang lugar. Kaya tinawag silang weeds. Pero yung grass, sila yung halaman na may pakinabang, damo siya na may pakinabang na hindi unwanted. Katulad po nito, kukuhain din po natin yan. Yan po yung ano, yan po, sa kalsada lang po tayo makukuha at libre naman po yan. Wala pong may-ari yan, sa kalsada lang po tayo makukuha. Yan po yung Madre de Agua. Makukuha po tayo. Sayang po kasi yung biyahe natin, kaya nasulit po natin yung ano, yung biyahe kasi mahal po ang gasolina. Gagawin po natin pera yan, yung mga damo na yun, bibinta po natin. Wow! Tara, 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 samahan niyo po ako. Baka po may ahas. Ayan, makuha rin po tayo ng ipin-ipin. Kasi kailangan po yung gagawin po nating ano, mixture ay completo ricado. Wow! Ayos na po itong nakuha kong ipin-ipin. Maganda na po ito. Tama-tama po ito sa templadang gagawin natin. Iniago ba? Tuno na po yung ano. Tuno na po yung sasakyan natin. Na yung pong gagawin natin ay ano,
kasagutan po yun sa, yan po ang solusyon sa food security. Pwede na pong kainin yung damo. Pwede pong i-convert sa ano, pagkain ng tao, yung damo. Tara po, samahan niyo po kami. Makukuha pa po tayo ng marami pang damo at para ano po, para malaman po natin kung ano. Gagawin po natin pera yung damo. La, ano, walang pakinabang, bibigyan po natin ng pakinabang. Bibigyan po natin ng halaga. Pagod, mainit. At ganda po ako pag umuwi na po ako ng after ng vlogs. Yan po tanging ginagawa ko. Nangungulikta po ako ng mga damo sa tabing kalsada. Tapos sinasakay ko po dito sa ano, sa likod ng sasakyan. Malinis man po yun kasi sariwa naman po yung damo. Hindi naman po siya mabaho, wala man pong amoy. Kaya okay lang po doon sa likod ng sasakyan. Malinis naman po. Ay, naalala ko, mangunguha po pala kami ng ano. May kasama pa nga po pala yung ano, yung balat ng mais. Mangungulikta po tayo sa mga, sa mga ano po, sa mga nagtitinda sa tabing kalsada. Bibilihin po natin yung balat ng mais sa kanila kahit murang halaga lang. Let's say yung isang sako ay 20 pesos, pwede na po yun. Pwede na po yung mapakinabangan. Bibilihin po natin para makatulong pa tayo sa kanila, saka yung basura ay magagamit pa. Tara po, samahan niyo po kami. Pauwi na po kami ng daet. Ayan, mahingi po tayo ng ano, mahingi po tayo ng balat ng mais. Ayan, malapit na po tayo sa bahay. Doon po tayo magdanan yung mga kinuha po natin. Doon po natin sila kaya po, sasurpresahin ko po kayo kung ano po gagawin ko dyan sa mga kinuha natin. At sa ako na lang po ipapakita yung bahay pag tapos na po. Di pa po tapos ay YouTube na po muna ipapakita ko. Ayan, dito na po tayo, nakakuha na po tayo ng ano, isang sakong balat ng mais. Tapos kumain po tayo ng ipinili ko. Tapos ito po, madre de agua. Ito po yung ano, mataas po ang crude protein nito. Kung sa ano po, kung sa tao po, sa atin, kailangan po natin ng protina. Ito po, kailangan din po ng protina. Bali, pambahog po ito sa mga alaga po natin. Mamaya po papakita ko po sa inyo kung paano po. Kung may alaga po kasi ako dyan ano, may alaga po tayong kambing, dairy goats po, at medyo mahal po yun, may presyo po yung gatas. Ang halaga po ng gatas ay 200 per liter. Ang isang kambing po ay nagpo-produce po ng isang litro hanggang 1.5 hanggang 2 liters pag maganda po yung klase ng kambing natin. So, yun po yung value niya. So, yeah, kung meron ka pong 20 ganun araw-araw, pwede kang kumita ng 200 times 20, kung meron kang 20 times 20, yun po yung daily income natin kung meron ka. Pero sa ngayon po, nagsisimula pa lang po tayo. Dalawa pa lang po yung inahin ko na nabili, so paparamihin ko po muna. Tara po, samahan niyo po ako, papakita ko po sa inyo, papasilip ko po sa inyo yung likod ng bahay, yung pong hobby ko po dito sa bahay. Tara po, samahan niyo po ako. Ito po yung ginagawa ko talaga. Ayan, ito po yung alaga kong kambing na inahin. Ayan, paborito-paborito po niya, yung madre de agua. Mataas po ang protina niyan, ayan. Tapos, ito po napier grass. Marami pong klase ng napier grass. Kayo na po ang bahala pumili, basta po yung malambot na napier. Hindi po ito yung gaho, hindi po ito talahib. Ito po yung napier grass, malambot lang po ito. At pagkain po talaga ito ng mga hayop. Ito po yung ano,
temporary shelter po muna nila yan. Temporary shelter nila yan kasi wala pa po tayong budget pang paggawa ng magandang pulungan. Bali, ano po yan, buntis na po siya. Buntis na po yan at nagwi-wait na lang po ako ng panganak niyan. Bali, days na lang po ang bibilangin, magaganap na po yan kaya naka-separate na po siya. Tapos meron pa po ako doon isa, dito po. Ayan, ito po yung ano ko, ito po yung dalawa, ito po yung may lalaki po dito, saka may isa pang unahin na malaki. Papakainin po natin. Gumawa lang din po ako ng ano, pansamantala pong tirahan nila. Kabibili ko lang po nito, mga ano pa lang po, 2 weeks pa lang po ito sa akin, 2 weeks pa lang. Bigyan natin ng ano. Pinapato natin. Ayan po sila oh. Ayan po. Ayan po yung mga alaga ko na kambing. Ang breed po niyan ay Anglo Nubian. Ito pong maliit ay sa anin. Medyo bata pa po yan. Ito po yung ano, ito po yung inahin na sa anin. Purong sa anin po yan, sa anin goats ang tawag yan. Ayan po. Ayan. Paborito-paborito po niya yung mga dala po natin. Anytime po, pwede na po siya manganak kasi sobrang laki na po nandyan niya. Malapit na po siya manganak. Ayan. Tapos ito po yung mag-asawa na ano. Medyo maliit po yung toro pero lalaki pa po yan. Yan po yung libangan ko dito. Bali, ang ginamit ko lang pong material sa ito, mura lang naman po ito, 300 lang naman po ang isang peraso nito, isang haba. Tapos, ito po yung plastic matting na ginamit ko. Ayan pong ano, yan pong sa anin goats ay, ang Anglo Nubian or sa anin ay, ano po yan, milk type po yan, dairy breed po yan, ang the best po yan sa pagpuproduce ng gatas. Okay. Ang propose po natin is, magbibusiness tayo ng gatas. Sa ngayon po ay wala pa kasi, wala pa po tayong maraming inahin, saka wala pa rin po tayong madaming budget pambili ng stock saka ng bahay, housing. Ang gagawin ko po muna ngayon is pararamihin ko muna, kaya po nagsimula po muna ako sa dalawang inahin at yan lang po yung kaya ng budget ko muna ngayon. Tapos at the same time po ay libre na po tayo, makakalibre pa po tayo ng manguha ng ano sa kalsada kasi araw-araw naman po tayo nagbablogs. Anytime po na pauwi na ako, nangungulikta po ako ng mga damo sa kalsada. Libre naman po yun, lalo naman po may-ari nun. At kung minsan po, pag mayroong lote na bakante, tapos mayroong may mga napiergrass po doon na tumutubo, ipil-ipil, or madrikakaw, pwede po nating hingiin yun at kuwain. Opo. Sa mga, ano po, sa mga gusto mag-business, pwede rin po ito, na, ano po, wala pong gasto sa bahog, libre lang po ang bahog, effort lang po talaga yung ano natin, magsasakripisyo po tayo ng effort. Tapos ito pong napier grass, ito po yung kwenta kanin nila, yung mga legumes po, mga legumbre tulad po ng madrikakaw, ng ipil-ipil, ng meron po yung mga tinatanim, yung ano nga yun, indigo opera, tapos yung iba pa po mga legumes, mga cover crop, pwede po yung pagkain nila, mga legumes po yun. Yun po yung ulam nila. Kung sa tao po yung ulam, tapos yung grasses po yung kanin nila. So, let's say, para pag kumain tayo, ang 70% kanin, yung 30% ulam. Ganun rin po sa kambing. Tapos, kapag mas marami po sila nakakain na legumes, mas marami po yung gatas na napoproduce nila. Ayan po, konting trivia lang po yun. Yun po yung knowledge natin about sa pagkakambing. Kasi before po ako sa pagbablog, nag-venture na rin po ako sa pagkakambing. Ano po yan? Yung ganda pong dairy breed ay hindi po talaga pwede sa alpas kasi prone po sila sa mga sakit. Di katulad po ng native. Yung native naman po ay napakaliit lang naman po. Ilang taon na hindi pa rin po lumalaki. Pero nakita nyo po ito. Nakita nyo po yan na ano. Yan kung titingnan po ninyo, napakalaki po niya no. Ayan o. Ang timbang na po niyan, ang maximum weight po niyan, ang maximum weight po niya ay nagtitimbang po yan ng ano, ang maximum po ay 80 kilos. Para na rin pong baboy. Opo. Tapos meron po ako dyan gatas. Pwede po nating inumin tapos yung gatas nila, pwede rin po nating ibenta. Kapag ano, ang goat's milk po ay next to mother's milk. Kaya ano po yan, healthy po tayo kapag nakainom tayo ng ano, ng gatas ng kambing. Imagine nyo po yung ano, yung baby na ano,
baby na halimbawa tao, isang taon po siya, gatas lang yung iniinom niya, hindi po siya nakaka-survive po siya. Yung gatas po ng kambing, ganun din po. At kapag uminom tayo yung araw-araw ay malakas, mayroon po tayong source of energy para sa buhay. Ayan, umainom po tayo ng gatas ng kambing. Bali ngayon po, bumili po muna ako dun sa pinagbinhan ko niyan. So, kasi ngayon po ay wala pa po ako napoproduce na gatas. Bali, nagbili po muna ako dun kasi para maipakita ko po sa inyo kung gaano po kasarap. Masarap po yung gatas. Tara po, tikman po natin. Ayan po. Yung inong aso ko. May bantay rin po kasi akong aso dito kasi bantay po dito sa mga alaga ko ng mga kambing. Ayan. Ito po, naka-separate na po yan. Malapit na po yan mag-anak. Ito na po yung ito po yung gatas na binili po natin. Isang medya po. Bali, fresh po ito, puro po ito. Kailangan lang po ay pasteurize. Pag sinabi pong pasteurize, hindi man po papakuluan. Parang ininit lang po yun ng konti yung gatas para mamatay lang po yung mga bakterya. Tapos, kasi pag pinakuluan po, nagkukurta po. Nakurta yung, namumumo po yung gatas. Ito na po yun. Sarap. Para pong Bebrand. Hindi po siya maanggo, hindi rin po siya nakakadiring inumin kasi para lang po siyang Bebrand na fresh milk. Ito po ay talagang organic at nakasigurado tayong walang chemical at wala pong preservatives. Ito po, ang tinatagalan po nito sa freezer para sariwa pa po yung gatas natin. 15 days ay good for consumption pa po yun. After nyo mapasteurize, lagay nyo sa freezer. Good for consumption pa po yun. At sa mga may lactose intolerance po, pwede rin po itong inumin. Sa mga bata, pwede po. Sa mga may sakit. At wala po itong side effect. At napaka nutritious. Galing po sa damo, na-convert po natin sa may value na milk. Mahal po ang presyo. Bili ko po nito 50 pesos doon sa binilhan ko po nung So, ang plano ko po ay mag-produce tayo ng gatas. Yun po yung gagawin kong project. Kasi hobby ko rin po mag-alaga ng kambing. Kaya yun po yung naisipan ko. Saka naisipan ko po kasi sa kambing ay solusyon po sa food security. Kasi ang damo naman, lagi namang makantang, lagi naman po meron damo, lagi naman po available ang mga damo. Masipag ka lang maghanap. Pwede ka rin po magtanim ng mga damo. Tinatanim rin po yan, mga legumes, magtanim ka po para secured po yung alaga mo, hindi magugutom. Ayan po, para hindi po magutom yung natin, kailangan din po natin mag-establish ng pasture area. Kailangan po natin magtanim ng mga legumes, ng mga grasses. Kung may lupa ka po, pero kung wala ka pong lupa, backyard lang, tataga ka lang po magsakati, cut and carry po ang tawag doon, cut and carry, opo. Tapos, ang gatas po ng kambing ay nakukuha po siya after niyang mga anak. Kapag hindi pa po yung nanganganak, wala pa po yung gatas na napoproduce. Bali, pag napanganak na po siya, 3 months ka pong wala mo ng gatas kasi gagamitin po yun ng anak niya. Obviously naman po, yung anak niya magdidede yun. 3 months po yun. Tapos yung the remaining 4 months, kasi 7 months po siyang may gatas total. Total siyang may gatas ay 7 months pagkatapos yung mga anak. Yung 4 months po na buwad, ay yun po yung gagamitin mo as yun na po yung ipoproduce mong gatas. Yun na po yung kukolektahin mo. Kung ka pa naman, backyard raisers ka pa lang, pwede kong manumano po yung pag-select mo ng pag-collect mo ng gatas. At kung may pera ka naman, may budget, yung high-tech na, ay may mga pang-sanction na po dyan sa gatas. Ang ginagawa naman po dyan ay lililisan po muna yung dede nung kambing bago po yan kinukuhaan, bago po yan kinukulit. Kaya po malinis po. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Ito po yung hobby ko dito sa bahay tuwing after ng vlogs. Ito po yung ginagawa ko. Tapos umiinom po ng pampadagdag po ng pampalakas ng resistensya, gatas ng kambing. Sa ngayon po ay dito po sa amin, sa province namin, bali ang kilala ko pa lang po na nagpo-produce ng gatas ay dalawa pa lang. Yung pong binilhan ko nito, tapos yung isa po na farm na malaki na. So napaka-in demand pa po nito dito sa amin. Saka
saka ano sa food security po, pag wala kang syempre pag ano, daw marami kang alagang kambing. So marami ka rin kakatayin, marami ka rin pagkain kung sakasakaling magkaroon ng ano ng tagutom. Saka yung maghapon na ito, solve ka na ito sa maghapon, busog ka na. May magagamit ka na sa energy source mo, sa energy source natin sa katawan natin. Hindi tayo masyadong magugutom kapag nakainom tayo nito. Yan po, maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Bali kapag nagkakapera po ako, yan po yung pinipilit kong mabili kasi as investment ko na rin po yun. So po, yung kambing. Kasi magbili po tayo ng kung ano-ano, yan na po yung binili ko kasi mga anak naman po yan. Mga anak, tapos dadami, pwede kong ibenta, pwede ko rin pong alagaan, paramihin. Sa ngayon po, wala po akong malaking lupa dito. Kaya nagtsatsaga po ako sa mga ganito lang. Mga gawa-gawa ko lang po yan. Tapos ito, nakapagpagawa po ako niyan ng isang ano, isang pulungan na yan. Kaya nakapagpagawa po ako niyan, bakal po yan. Tapos plastic matting din po. Medyo mahal po pag ganyan. So, kailangan po maging ano lang, maging... Sa mga magbe-venture po ng ganito, kailangan po maging ano ka, maging... I-maximize mo yung mga available materials na nasa lugar ninyo. Halimbawa, kung marami sa inyong kawayan, pwede naman pong kawayan. Kung maraming kahoy, kahoy lang po lahat yung gamitin. Kung nasa palengke ka naman, yung mga crates, pwede rin po yung gamitin. Kaya lang, madali pong masira. Tapos ito po, trapa lang po yung ginamit ko. Tapos hindi ko na rin po cleaner yung itaas. Hindi ko na rin po nililinisan yung itaas kasi para shade na rin po doon sa mga alaga nating hayop. Ang importante lang po ay huwag mabasa yung kambing. Kasi... mahina po sila sa lamig. Opo, yun po yung importante. Tapos yung pong ano, yung pong elevation niya dapat po talaga mataas para po nakakasingaw po yung ammonia, yung dumi nila kasi may ammonia po yun. Pag sumingaw po yun rin po yung nagiging cause ng ano nila, ng sipon, sinisipon po sila kasi naaamoy nila, nasisingot nila yung ammonia. Yung sarili na lang yung baho nung ano nila, dumi. Kaya mataas, kailangan po mataas. Tapos syempre, kailangan po laging tuyo yung ano, yung ilalim, kaya wawalis-walis din po. Sa mga ano po, sa mga gusto maglibang, malibangan lang. Ito po, after 5 months, mga anak na yung kambing mo, tapos another 3 months, walay na yung anak niya, tapos pwede ka na mag-collect ng ano, pwede ka na po mag-collecta ng gatas. O kaya naman, kung hindi mo gusto mag-collecta ng gatas, mag-aalaga ka lang, magpaparami, bibenta mo na. May pressure rin po yun. Mataas din po ang value nito compare dun sa native. Kasi yung native po ay napakaliit. 3 years old na, ang liit pa rin. Yan po, malalaki po yung masyado. 50 to 80 kilos po yung, ano na, yung timbang niya. Yan po, marami po salamat sa inyong panonood. Marami po salamat sa hindi pag-skip ng ads sa vlogs na to. Thank you po. Salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Ito po yung libangan ko. Ganito lang po yung ginagawa ko. Tapos kaya po, bisan po, napagkakamalan tayong ano, sa kalsada. Pero hindi, okay lang po yun sa atin kasi maganda naman po yung ganun na ginagawa natin. Ano lang, tamang libangan lang. Magkakat and carry ka lang po sa kalsada. Tapos sasakay ko po sa sasakyan. Kung wala naman po sa sasakyan, kahit howler lang o kaya papasaanin lang. Tapos pag ano na po, ang plano ko po pag marami na po akong kambing, pwede po tayong mamili ng damo. What? Na halagang 2 pesos. 2 pesos per kilo. Yung pong mga walang pambili ng bigas, pwede na po kayo makabili ng bigas sa pamamagitan ng damo kasi pwede na po natin bilhin yung damo kapag capable na po tayo, kapag marami na po tayong pakakainin na alagang hayop. Yung 2 pesos po ay hindi na po tayo nalugi, kumbaga ay sakto po 'yun na amount para equivalent do sa presyo ng damo, tapos ko-convert naman po natin sa milk. Opo. Ang ano po, ang milk po ay ano, katulad po ito, 50 pesos. Mas mahal pa po sa isang kilong bigas. Ayan po, maraming salamat po. God bless you po. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking vlogs. Thank you po. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless you po.